pag nakita na ho nating madami ang tao, huwag na muna po tayong tumuloy para maiwasan po nating magkasakit o di kaya ay makapanghawa sa iba. Bumaba pa ng 46% o katumbas ang 2,343 ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa kada araw, nitong nakalipas na 7 araw. 50% naman ang nabawas sa National Capital Region na nasa 409 na kaso na lang ang naitatala kada araw, simula noong November 1 hanggang November 7. Ang daily moving average din ng kaso sa NCR ngayon ay mas mababa pa sa naitala noong Pebrero na umaabot sa 443 kada araw. Kaya naman ang buong bansa ngayon nasa low risk at sa NCR. At upang mapanatili ito, hindi pa rin dapat makalimot ang publiko sa pagsunod sa health protocols. Bagamat napunta na tayo sa alert level 2, alam din natin sabik na sabik ang ating mga kababayan na lumabas at they can enjoy with their families outside. Pero sana po lahat tayo will be responsible enough at maisip natin na naandito pa ho yung virus. We are not out of the woods yet. Kapag po ang mobility ay tumaas from this baseline na ginamit natin ngayon po current time, pag tumaas po yan at bumaba ang compliance to minimum public health standards, even just for 30% na marereduce ang pag-comply ng tao sa minimum public health standards, maaari pong tumaas uli ang ating mga kaso pagdating po ng December 15. Umapela rin ang palasyo sa mga establishmento na maging responsable at iwasan ng overcrowding. Nananawagan po kami sa publiko, sa mga mall owners, binuksan po natin ang ating mga mall sa kabataan dahil una-una para sa public health benefits ito sa kabataan at para rin sa ekonomiya, no, na yung mga pamilya ay makapagpunta na sa masama sa malls. Hindi po dahilan ito para maging super spreaders yung ating malling. Katungkulan nyo po na ipatupad ang mga minimum health standards. Sa ngayon, ang Region 2 at Cordillera Administrative Region na lang ang nasa moderate risk. Ngunit ang ICU utilization nila ay nasa high risk pa rin o katumbas ng 77.14%. Una nang nagbabala ang DOH na posibleng lumobo sa 53,000 ang active cases bago pa sumapit ang Disyembre kung magiging masyadong kampante ang mga tao. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.